Nakita na ba kayo ng disaster na sex 6R? Napakadumi. In this video, susubukan natin i-restore ang ganda ng 2022 ZX 6R gamit ang Mototech Chain Cleaning, Mototech Chain Loop, and also, syempre, BS1. Bago ako maglinis ng motor, mga kitipay, sa inuuna ko muna yung mga parte na kung saan madaling dapuan ng dumi, mga alikabok tulad nitong rear wheel, especially dito sa fender sa likod. Dahil naka-tail tidy tayo at naka-fender eliminator tayo, madali siyang dapuan ng dumi. Kita nyo naman, kakariya. Kung napansin nyo itong kadena natin, medyo madumi na siya. Dahil na rin syempre, nag-uulan ngayon and wala akong time kasi maglinis ng kadena eh. Susubukan natin i-restore yung ganda ng kadena natin gamit ang Mototech Chain Cleaner and Chain Loop. Tsaka itong front wheel syempre. To start, mga kitipays, gamitan natin ang pangmalakasang panlinis. Gagamit tayo ng pressure washer para sibak agad lahat ng dumi. Linis gabi, saka nakakita ng buga na natin! Tataka kayo kung bakit binaligtad ko yung kadena natin kanina nakaharap sa labas. Ngayon, nandito na. Kasi medyo madilim na eh. Kailangan ko ng ilaw. So, nilagay natin siya dito. Siya nga pala, dahil maglilinis tayo ng kadena, isasabay ko na itong sprocket natin banda dito. Kasi dito madalas nagkukumpulan yung mga dumi. Kumaga namumuo yung dumi dito sa loob. First time kung tatanggalin to. Saka natin gamitin itong chain cleaner from Mototech. Itong chain cleaner na to, isa to sa mga mapagkakatiwalaan nating chain cleaner ngayon. It serves as degreaser na rin para kay papano mapalambot nyo yung mga namuong dumi sa kadena nyo, sa mga sulok-sulok ng kadena nyo, para madali siyang bumaksak and madali siyang matanggal kapag ginamitan na natin itong brush na to. Kung wala kayong ganito, mga cuties, pwede naman yung mga pinaglumaan yung toothbrush. First step, spray. Makikita niya, sobrang dumi ng kadena natin. May mga namuong grasa na nga yun. And medyo nagkalawang na siya. Kasi dahil sa busy nating tao, hindi natin masyado malinisan si kaluwa. Ayan lang muna natin siyang madissolve for about 10 minutes. Mga ganon. Para mapalambot niya yung mga namuong dumi. At the same time, madali natin siyang mababrush. Madaling matatanggal yung mga dumi. Oh no! Itong bangs ni Kaluwa, mga kitipes, nakuha ko ito sa boots eh. So may bandang ankle ng boots natin. Kapag naka-tiptoe tayo, pag ganito, sumaside siya dito. Ang sakit sa eyes! Ito namang part na ito, mga kitipes. Ito yung panlinis natin sa mga sulok-sulok. Spray na rin natin itong mga namuong dumi doon. Kapag naglilinis tayo ng part na ito, mga cutifies, ingat lang kasi most bikes or most peak bikes, malapit yung sakit ng auto sensor. In some cases, nagkakaroon ng check engine yung mga bikes nyo kapag naglinis kayo nito. Itong part na ito, specifically, sinabasa yung sensor na yun. Itong cover ng sprocket natin dito sa part na ito, siguro maganda kung lagyan nyo na rin ng chain cleaner para yung mga grimes na yan, lumambot, madaling linisan. Tingnan nyo. So pag okay na kayo at lahat, nalinis nyo na, nabrush nyo na, lagyan ulit natin ito para bumaba lahat ng mga dumi. Siyempre, dito rin sa part na to. Kaya kung nakikita nyo, hindi bumababa yung mga dumi. Sabayan na rin natin ito. Diba parang bago ulit? Doon ngayon natin titirain itong mga parte kung saan madaling matumingan o madaling matalsikan ng mga puti. Tulad nitong fender sa likod, itong fender sa may gulong, at syempre, yung kadena natin.
Mas maganda talaga mga KTPs kapag may patang kayo o naka-center stand yung bike. Hindi lang basta naka-side stand para malinis yun ang buo yung gulong nyo or yung adena nyo. Itong patak, magkano lang naman? 2-5? May mamibili ka ng mga size na patak. Dito rin ang isa mga pinaka-dugit na parte ng motor mga KTPs. Nilisan lang natin ang mabilis tong kabila. Especially itong sila yung wings. Linisan natin ito. Salikuan natin ng maayos. Ano layo? Kamusta ka na layo? Kanina medyo dugyutin to eh. Hindi lang medyo dugyutin talaga. Pero ngayon, respeto na siya. Linisan lang natin ang mabilis tong ZX6R tsaka natin lagyan ng VS1 pakintap at syempre yung chain loop natin. Natin patayuin itong kadena natin para masalpakan na natin ang chain loop. Mas maganda rin kung may machine kayo na pambuga para matuyo yung mga kasulok-sulukan ng motor na hindi nahagip ng basahan nyo. O diba? Linis na ng kadena natin. Kanina parang agaw buhay yung itsura nyo. Para sa final touch ng kadena natin, syempre lalagyan natin siya ng Mototech chain loop. Ito po ang itsura niya. So anti-friction to para safe din ang mga o-rings natin at para iwas kalawang na rin. Para maganda yung kiskisan ng bakal to bakal. Sa paglilinis ng kadena, actually naglilinis lang ako ng kadena most likely kapag naulan tulad ng panahon ngayon. Pero kasi na-busy tayo kaya hindi ko naalagaan masyado to. And sa paglalagay naman ng chain loop, right after naglinis kayo and naulanan yung kadena nyo, much better kung lalagyan nyo ng chain loop para hindi makalawang agad yung kadena nyo. Okay pa po yung kadena natin. Okay pa. Kapag naglalagay ako ng chain loop mga cutie pies, lagi kong nilalagyan ng karton to pang harang lang para hindi madumi. Minsan kasi natatalsikan yung mags natin or ibang parts sa ilalim ng motor natin. Para maiwasan yun, nilalagyan ko siya ng karton. Para umangat yung kinang niya, gagamitan natin siya ng VS1. Ito po siya. Ito ang ilalagay natin dito sa may glossy part, dito sa tangke niya. And sa mga ilang-ilang parts ng motor. At dahil majority ng bike natin is matte part, tulad nitong gray, gagamitan natin siya ng matte protector. Kaling BS1 din syempre. And don't forget, kung gagamit kayo ng mga ganitong produkto, make sure na gagamit kayo ng mga microfiber cloth. Kapag maglalagay kayo nito mga KTPies, huwag masyadong malapit. At least mga 6 inches away sa surface tsaka yung spray na ginagamit nyo. Tsaka lagi nyo alugin. Pansin ko lang dito sa BS1 mga KTPies, medyo ma-oily siya eh. Pero ganun pa man, angat talaga or litaw yung kinang ng motor nyo dito. Para naman sa mga matte part nitong motor natin, gagamitan natin to ng bagong matte protector galing BS1. Paano ko nasabing bago? Kasi may all new eh. Balik na natin tong cover nung sprocket natin dito sa part na to. Pero bago yan, para bumalik yung kinis na tong cover, lagyan din natin ang BS1, yung matte protector. Kanina may mga spot-spot pa ng sabon eh. Yeah. Tsaka tignan nyo yung nilinis natin kanina mga KTPies. Kanina ang daming namuong dumi dyan, pero ngayon tignan nyo kung gaano siya kasarap tignan. Meron din silang brake cleaner galing Mototech. Napakadali lang pong install nito. I mean, spray pala. Ang kailangan nyo lang gawin, itapat yung nozzle dun sa may calipers. And also sa brake pad, ganun lang po kadali. Automatic naman matutuyo to, mabilis lang matuyo. Sabihin nyo na yung disc brake niya. Same lang din sa kabila.
para maganda kapit ng brake pad sa disc brake nyo, walang langit-ngit. At syempre dito rin sa likod. At para naman sa mga gulong natin, meron din silang tire block galing BS1. Ito po ang itsura niya. Pero dahil hindi ako nagta-tire block sa malaking motor, especially sa mga sport bike, eh hindi ko na siya lalagyan. Pero sa mga ibang tao naman na gusto mag-tire block, they are also offering itong bagong tire block nila galing BS1. So mga device, meet Kaluwa! Guys, kung nakatulong tong video na to, please paki-like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong magalala dahil nasa tamang channel ka. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. And big shoutout sa Mototech and also sa BS1. Isa sa mga malupitang product when it comes to motorcycle cleaner. So mga cutie pies, see you sa next content.